Isang kotse ang nadaganan ng cement mixer truck sa Quezon City. Pahirapan ang pag-rescue sa limang sakay ng kotse kabilang ang tatlong bata. Sa Maynila, nagdulot naman ang matinding traffic maghapon ng isang tumagilid na truck. Live mula sa Quezon City, may report si Athena Imperial. Athena? Yes, Jessica, dito nga sa Metro North Medical Center and Hospital dinala yung 4 sa 5 biktima ng aksidente dito sa Mindanao Avenue na nangyari kaninang hapon. Yung 1 sa 5 biktima ay dinala sa Quezon City General Hospital. Narito ang report. 6 pinitpit na lata ang kotseng ito matapos madaganan ng cement mixer sa bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Tulong-tulong ang MMDA, mga pulis, BFP, mga empleyado ng kalapit na opisina ng BJMP at iba pang volunteers para ma-rescue ang 5 sakay ng kotse, kabilang ang 3 bata. Sa tindi ng pagkakaipit sa kotse, pahirap ang mailabas ang mga sakay. Nilagyan pa ng kahoy at bakal ng rescue team ang mixer para maiangat ng bahagya ang dumagan na truck. Sa kuha ng CCTV pasado 5 PM, makikitang sumampa ang mixer truck sa Center Island, tumagilid at dumagan sa kotse na mabagal naman ang takbo. Unang nailabas ang isang babae na agad isinakay sa stretcher. Isinugod ang 3 biktima sa Metro North Hospital habang ang 1 naman ay dinala sa Quezon City General Hospital. Kaninang bago mag-7 ng gabi, nailabas na ang huling biktima na driver ng kotse. Hawak na ng pulisya ang driver ng mixer. Sa bahagi naman ng Osmeña Highway at Quirino Avenue sa Maynila, bumigat din ang trapiko ng tumagilid ang isang 10-wheeler kaninang 5 PM. Naggalat sa daan ng karga nitong mga bakal at iba pang construction materials na ide-deliver sana sa GMA Cavite. Palikusan na ng Osmeña Highway ang truck papunta ng South Luzon Expressway galing Quirino Avenue nang mangyari ang disgrasya. According to sa driver nito, nagulat na lang siya dahil bigla na lang bumaliktad yung laman ng kanyang kargada. Kaninang mga bus, 5 ng madaling araw. Kaliwa siya kasi kaya sabi niya daan-daan daw siyang kumakaliwa nang bigla na lang bumaligtad yung laman. Sobra siguro sa sobrang bigat na rin itong dala niya. Overloaded kasi, puro bakal. Gamit ang crane, iniangat ang mga bakal at iba pang materyales. Pero sa sobrang bigat na mga ito, bumalibaliktad pa ito ng hilahi ng rescue vehicle ng MMDA. Sa kuha ng cellphone video, nalagot din ang kadena ng crane na ginamit sa pag-angat ng truck. Kaya kumalat sa kalsada ang karga nitong construction materials. Wala mang nasaktan sa insidente hanggang 7 PM kanina. Tuloy ang pag-aalis ng mga kargamento ng truck. Dumagdag pa ito sa matinding traffic dahil sa rush hour. Jessica, ayon dun sa mga pulis na unang rumisponde ano, dito sa aksidente at sila na rin yung nag-iimbestiga, ay stable na raw yung kondisyon nitong 4 sa 5 biktima nitong aksidente. At patuloy pa nating bine-verify yung kondisyon naman nitong driver nitong aksidente na hulingang nailigtas o nai-rescue mula rito sa loob ng kanyang kotseng na aksidente. Jessica? Okay, so 5 lahat ang sakay ng kotse. Athena, yung 4 stable, yung 1 hindi pa natin alam kung anong lagay. Ito yung nagmamaneho mismo dun sa kotse. Yes, Jessica, ito yung nagmamaneho. Siya yung tatay ng 3 bata na nakasakay, ano? At ang pangalan niya ay Ulysses Ramos, 34 years old. Yan mismo ay galing na detalya dito kay Marife Ramos, yung asawa nitong si Ulysses. At nabanggit daw niya ito dito sa mga investigador. At sinabi pa niya na papunta dapat sila sa isang grocery dito sa Mindanao Avenue. Jessica? Okay. Athena, ano ang dahilan nung driver nung cement truck mixer? Bakit siya parang nag-overtake ba siya o isinampa niya dun sa island dahil nawalan siya ng brake? Parang pag tinignan mo kasi yung CCTV, parang walang dahilan na sumiksik siya dun sa left side eh. Kasi ayun o, halos gilid na yung kotse tsaka yung bago nito. Bakit siya sumiksik doon? Ano raw ang rason niya?
Jessica, sa panayam ng GMA News, dito sa 27-year-old na driver nitong cement mixer na si Jason Muleta, ang sinasabi niya ay nawalan daw ng preno yung kanyang minamanehong cement mixer. Kaya ang naisip niya ay ibangga na lamang dito sa Center Island. Hindi naman daw niya akalain, Jessica, na tatagilid itong kanyang minamanehong truck, kaya nadamay itong pamilyang nakasakay dito sa kotse. Okay, pero yung island kasi mababa lang yung konkreto niya eh. Yung semento, dapat natansya niya kung, parang hindi ito parang pader na pwede mong ibunggo doon at titigil kusa yung minamaneho mo, di ba? Mababa lang yung island, yung semento ng island. So may tendency talaga yan na tumagilid, lalo't napakalaki ng kanyang daladalang cement mixer. Hindi nga raw natantiyan itong driver, kung gaano kataas ba itong pagbabangga niya dahil nawalan siya ng brake. Kaya naman, hindi niya talaga lubos maisip na may madadamay na pamilya. At Jessica, ngayon nga ay humihingi siya ng tawad dito sa mga kaanak nitong pamilyang kanyang nadamay. Dito naman sa Metro North Medical Center, Jessica, nandito yung mga representative nitong owner nitong cement mixer at sila yung nag-aasikaso sa gastusin nitong pamilya, Jessica. Okay na nga ba, no? Kailangan talaga siguraduhin na maayos ang takbo ng mga sasakyan, lalo na siguro yung mga truck, no? Sa araw na itong truck na may dalang cement mixer, tapos yung sa Maynila naman, may daladalang mga bakal, akalain mong tumilapon yung mga daladala niyang bakal, mabuti walang tinamaan na kotse katulad nitong nangyari sa Mindanao Avenue. Yes, Jessica, ito nga, kaya din hindi natansya masyado nung driver, kasi puno pala talaga ng semento yung binabiyahin niyang truck at dadalhin dapat niya yung semento sa Santa Mesa. Pero sa kasamaang palad nga, nangyari itong aksidente at marami ang nadamay. Maraming salamat sa iyo, Athena Imperial.